maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw ako po sa inyo. Ituan nito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama po ang ating napakagandang veterinarian sa pinalaking puso sa agrikultura, Dr. Corazon Occidental. Hello Hi, po! Hi, Amy. Hello din sa ating mga taga-subaybay. Favorite ko yung introduction mo eh. Agree ako dyan. Pero siyempre, favorite ko din namang makasabay ka dahil pareho tayong maganda. Yun eh. Yun, sabi ko kasi kaya gusto ko nagka-taping tayo kasi tayo nagla-live tayo. May ganito yes. Tayo lagi. Mukha daw tayong mag-ina eh. Ay naku! Ay ano man! Ay pero Doc, maliban dito sa ating nagkakasiyahan tayo ngayon. Meron pa tayo isa pang good news. Kasi wow. Di ba last time dun sa ating season 2, meron po tayong napag-usapan tungkol dito sa Lagundi. So ngayon po, 9 hours ago pa lang itong balita na nakalap ko. Based po sa clinical trial ng DOST, maganda ang naging resultas. Yung quote-unquote ko lang no, para po mas maganda sa ating mga DOST yan ha? Okay. Yes po. So sabi dito sa atin ng DOST Chief Fortunato de la Peña, initial findings of the clinical trial for Lagundi as a treatment for COVID-19 showed faster recovery of infected patients from symptoms. So meron po talagang maganda na naitutulon ang Lagundi. So ito pa, Doc, sabi dito, ito ay galing po sa laging handa briefing. Sabi dito, bumabalik yung pang-amoy. Yan yung mga maganda na natutulon. Tapos nawawala yung mga sintomas after nilang mag-take ng Lagundi. According po din sa ating nakausap tungkol sa Lagundi, nung inaano pa lang niya, na-interview pa lang natin siya at parang pagkakasultan, naniniwala talaga siya na merong chance na ang Lagundi ay magandang panlaban talaga sa COVID-19. Kasi di ba, Doc, ang COVID-19, nagsisimula talaga yan sa yes. Doon. Makes sense yan. Makes sense, Amy. You know why? Kasi ang Lagundi para sa respiratory respiratory system ang unang nagiging biktima sa lahat ng vital organs ng COVID-19 niya ay yung pang-amoy at saka panlasa, which is part of the respiratory system. Wow. So nakakatuwa naman yan, good news nga. So dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. First, balik-balikan nila ang ating Lagundi episode, hindi ba? Yes. At pangalawa, sana maimbitahan natin ang ating guest na yon muli at saka ang kanilang research sa DOST para sa magandang yes. Balita. Nakakatuwa naman sa bukod sa nagbibigay inspirasyon ng ating palatuntunan sa mga may malaking puso din sa agrikultura ay mayroon pa tayong kapupulutan ng mga additional medication na ganyan. Wow! Yes, yes. At parang ano na nga, Dok, konti na lang. Mananalo na tayo sa laban natin against dito nga yes. Po sa COVID-19. Yes, yes. Amen to that. Awa ng Diyos, Amy. Bukod sa dumarami ang mga bakuna, natututunan natin ang panlaban. And nagkakaroon nga ng mga treatment like Lagundi. Malaking bagay. Opo. And to think na hindi naman mahal na treatment ang Lagundi, di ba? Yes. Opo, budget friendly. At tanim-tanim mo lang kung masipag na magtanim sa iyong bakuran. Hindi ka po mahihirapan. Ayun, diba? Ayun, yun na yun. yun ang relasyon nun. Magtanim ng Lagundi, hindi ba? Dok, nakikita ko sa likod mo, may nakalagay niyan, Bulacan, Hag Farmer. Yes. Akala ko hindi mo mapapansin eh. Kasi, Amy, isa sa
dahilan kung bakit masaya din tayo ngayong araw bukod sa good news ng Lagundi. Yung guest, may guest tayo ngayong araw na talagang napakasipag na veterinaryo at siya ang ating National Livestock Director Head. So, part man siya ng Department of Agriculture pero napaka-focus niya dito sa ano sa repopulation ng hog farming, di alam naman natin, ASF, di ba? So, aside from being the head of International Training Center for Pig Husbandry, ang ating guest na si Dr. Ruth Sonaco Miklat ay isa sa napaka-importanting factor kung bakit ang Batangas ay sumisiglang muli ang mga pagbababuyan sa kanila. So, pagdating niya, makikita niya, oh, bakit Bulacan yung background? Sasabihin ko sa kanya, Dok, baka pwede magpatulong din ang mga taga-Bulacan. And I'm sure mag-a-agree si Dr. Sosi. Opo. At marami nga po talaga na ano, pigarihan sa Bulacan. Kaya kung matutuloy ang repopulation, eh magandang balita po yan. Yes. At maging inspiration ng ating guest ngayon at ma-guide properly. At kami naman, pwede ko naman din kontakin kaibigan natin ang provincial veterinary officer ng Bulacan, si Dr. Bolter. Basi na talagang willing din naman din siya na makipag-cooperate at mag-double time sa pagtulong sa magbababoy sa Bulacan. Kaya ayun. Yes, exciting po itong ating episode. Ito ay tuloy-tuloy pa rin, bali continuation pa rin po ng ating Bye-Bye ASF series. Correct. Ayun, mismo, yan ang pangalan ng project niya. Yan ang nag-spearhead ng mga series of activities kung bakit nagkaroon nga ng magandang repopulation program ulit sa Batangas. Ano at yan po ang aabangan ng ating mga kababayan. Kaya, Doc, standby lang. Magbabalik po kami. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree, ako dyan. At nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Dok Cora, may makakasama po tayo? Yes, Amy. Ngayong araw, ikinagagala kong ipakilala ang ating guest, ang masipag at magandang veterinaryo na direktor ng National Livestock Program ng Department of Agriculture. Siya rin po ay punong abala at focal person ng programa ng DA at matagumpay na naisakatuparan sa lalawigan ng Batangas ang tinatawag na Swine Repopulation Program. Walang iba kundi si Dr. Ruth S. Miklat. Dr. Ruth, magandang hapon at maraming salamat po. Magandang hapon, Dok Cora, and thank you very much for inviting me to raise this. I know maraming nanonood na programa natin. Opo, ayan din po. Ayan din po. Kasama din po natin si Gasen, Dok. Hi, Gasen. Dok Ruth, pwede po bang maikwento nyo sa ating palatuntunan kung paano nyo nga ginawa ang matagumpay na repopulation program sa Batangas? Oo. Maraming salamat, Dok Cors, kasi isa nga ito talaga din sa gusto naming sana lang ma-replicate ng iba pa nating mga probinsya. So as we all know, ang unang case ng ASF sa Batangas was in February noong 2020, pero maliit na bayan kasi yon, kakaunti ang baboy. On the other hand, when finally ASF hit yung Lipa City na maraming commercial farms, so that was in July, talagang dun medyo nagkagulo na kami. On the other hand, one year hence, wala pang one year, we were able to change again, sabi nga natin yung from red to pink na uli ngayon ang ilang munisipalidad ng Batangas at syempre kasama dun ang Lipa. So paano nga ginawa? So actually, ang isang pinakamalaking factor doon sa tingin ko, Dok Cora, yung talagang interaction between the private sector, the national government, at saka yung the local government natin. LGU. Yung LGU, national, at saka yung private sector. Pinaka-importante yung private sector natin. Kasama doon yung mga technical people and the farmers themselves. Doc, excuse po, masingit lang po, may tanong. Nagkaroon ng mumunting insidente noong February 2020 and then biglang dumagsa noong July. So wala pang isang taon noong nakaraang buwan ng Hunyo ay nakapag-declare na kayo. Pwede po ba itanong, napaka gaano karami po ang naging problema noong July?
sus, kung hindi, pero kung titingnan natin siya, talagang almost 50% ng ayun. Ano, ganun siya kalaki talaga. Hindi dahil sa tinamaan ng ASF, Doctora. Kaya lang, syempre, katulad din ang nangyari sa Central Luzon, yung kasing takot, yung pangamba din na papatayin yung mga baboy and then without adequate compensation, I have to admit, lalo na sa commercial farm. So, iyon ang mga triggers para sa mga commercial farms natin na mag-depopulate. Meron na akong alam, 2,000 sow level siya ngayon, nasa 500, 700 sow level lang siya ngayon. So marami talaga na halos inubos nila yung kanilang stocks para lang, I mean, hindi na madamay. Pero in terms of cases, kaunti lang ang cases naman natin. Inagapan. Siguro, yes, that's the term. Oo. Ano kasi, dati nung pumasok din ng Pangasinan, very active din yung ano, mga industry, no, yung local industry na tumutulong, no. Ang problema namin, Dr. Ruth, itong isa-isang farm na tinatamaan, siyempre yung contribution ng mga private sector, private farm, na nababawasan. So yung mga tao na dinideploy sa mga check point sa mga munisipyo, nababawasan din, no? So sana may budget ang DA talaga na pwedeng tutukan, kasi kung galing sa private, talagang kung nag-collapse yung gaya na Tarlac, nag-collapse nawala yung checkpoint nung Pangasinan, na nag-collapse, wala na, loan yun na palang pumunta yung sakit, no? So I think maganda yung partnership between private and government. Pero yung pondo, dapat may pondo talaga tutok at ASF talaga. Kasi kung hindi, mahihirapan tayo talagang supuin itong ASF, no? And ang nakikita namin problema, Doktora, yung ano yung mga frozen. Kasi yung mga checkpoint, hindi chine-check yung mga frozen, eh. Paano yan? May agreement ba kayo na i-check yung mga frozen meat? Or paano i-handle niyo yung mga frozen meat? So yun, Doc Ruth, naka-jump up talaga. Excited si Kasendo, eh. Ano? Alam mo, Doc Ruth, ang topic natin yung sa Batangas, di ba? Pero kita mo yung background ko, Bulacanhag. Kasi gusto kong matuto, eh. Kami mga taga Bulacan. Eh, ganun din pala si Kasendo, naisingit niya ang kanyang Tarlac at Pangasinan. Na sana maisunod ng ating programang Inspire. So, yes. Doc Ruth, yun ang interest ni Kasendo. Paano nyo po nagawa yun sa Batangas sa pag-control ng border, mga imported na delikadong mag-contaminant, may contaminated ng ASF? Oo. So actually, sabi nga nila, isa siguro ang, although doon sa ibang municipality, hindi ko na lang babanggitin, medyo pumapalpak tayo doon. Pero as a whole, Batangas siguro isa sa mga pinakamahigpit na probinsya in terms of pasok labas ng live animals especially, pero kasama na din yung mga frozen pork, whether local or imported. And tama po si Kasendong Doktora, no, talagang isang tinutukan din ng Batangas yung border control. Napaka-importante kasi noon. And kami rin po sa ITCPH, tumulong talaga din tayo doon, Kasendong. Kasi yes po, we have to admit, hindi ano eh, kailangan may contribution si private, at lalong may contribution din ang gobyerno, local or national. Collaboration. Mahirap talagang din na. Nagtulungan talaga, Doktora. And for one thing din po kasi, Kasendong, kaya medyo mas na-control ng konti dito sa Batangas. Nung po kasing nagsimula sa Lipa, right there and then, gumawa kami agad ng technical working group, yung nakatutok talaga sa ASF. And then dedicated to ASF control. Oo. And then nag-implement ng clustering, yung po bang clustering for surveillance siya agad, Kasendong.
na kasi ang question ko noon, bakit ano, bakit papatayin agad ang small hold, eh baboy din naman, ano ang kaiba ng baboy nila sa commercial? Pero so ang ginawa nating solution doon, ika-cluster natin yung mga small hold natin, kasi dito naman din kasi sa Batangas pag sinabing small hold, 50 baboy yan, 100 na finishers. Medyo malalaki din. Madami at... Oo, pero ang tawag kasi din nila, backyard eh. Backyard din ang tawag ng mga kasamahan natin dito. So, nag-cluster yun, Bacora, pinatest. Nagkaroon tayo ng PCR test sa lahat ng clusters na yun, lalo na dun sa mga high-dense area, Rosario, Taisan, Padre Garcia, Ibaan, San Jose, so lahat at nagkagoon po ng ano, cooperation lahat ng mga veterinaryo sa bawat bayan na yes. Iyon. Yes, Doc, oo. So, kaya ang nangyari, pag alam mo, kasama ka sa cluster na to, yung result ng test nyo, pooled samples, 30 samples, negative, so free kayong lumabas, maski nasa loob kayo ng red zone. So, parang commercial farm din kayo. Kaya yung ating mga backyard, hindi nila masyadong itinakbo, itinago yung kanilang mga baboy. At kasi nga, before kumalat, before kumalat, sa labas ng lipa, medyo marami ng naka-cluster doon. Within 1-2 weeks time kasi, nagkaroon na kami ng testing agad eh. So nakalabas yung mga paunti-unti. Kasendo, sinusubaybayan ko po yung programa nila na yun. Alam nyo ba, pwede rin natin i-encourage ang mga taga-Tarlac, Pangasin at Bulacan, pero na mga hog raisers. Pero una, magkakaroon tayo dapat ng coordination sa mga LGU vets din. Katulad ng ginawa, ang ganda ng cooperation nila sa Batangas. In fact, ang dami nga pong mga volunteer vets or mga agri-graduate na yung si kinukwento ni Doc Ruth na cluster, tapos na nangunguha ng samples na tinetest, pati yung mga ano, mga facilities ni ho ba, yung mga nagsarang piggery na tinamaan, minonitor nila yan. I hope magawa din natin sa amin. So ang tanong ko pong susunod, posible po bang magawa namin sa ibang probinsya at paano po kaya? Tingin ko, Docora, kasi lalo na ang Pampanga, Tarlac, and yung ating Central Luzon, kasi Kasendong, kaunti na lang po talaga yung baboy, no? Halos, although I understand, marami na rin daw pong nagkakarga uli ngayon sa mga farms. Pero sabi ko nga, nung sanang wala, sana na ang ginagamit ko, Docora, kasi mas maganda nung walang baboy. Hindi masyadong risk. Ngayon kasi medyo marami na ding baboy. Pero maraming okay pa din. Maraming nagtakas loob. Pero sa akin, talagang medyo dapat maging scientific tayo sa approach natin kung kailan tayo magkakarga o hindi. I know, medyo matagal, kaya nga sabi, nauna ang Central Luzon eh. So sa akin, dapat matagal ng ano, nag-start doon. Pero again, I will not kasendong kung ako lang po as a veterinarian. Hindi ko po kasi talaga i-compromise yung more scientific way of doing things para sabihin versus natin. Versus commercial. Oo, para sabihin natin, sige, magkakarga na ako. Lalo na sa area ng Central Luzon na alam nating yan ang heart ng industry natin noon eh. Unfortunately, talagang medyo nagkagulo tayo doon and ang laki talaga nang nawala sa atin. Sa area natin na yon. So, pero in all, I'm very positive naman, Docora, and as far as yung the National Livestock is concerned, sa maniwala at sa hindi po kayo kasendong, nakikipag-coordinate na po talaga tayo sa ating mga provincial vet para lalo na mauna natin yung mga commercial farms na talagang gusto nang mag-repopulate para i-release natin sila sa quarantine. And then, free na sila kung gusto nilang mag-loan para for additional funds o kaya talagang magdadag na ng stocks, madali na nilang magagawa kasi i-declare natin sila na released from quarantine. Opo. Doc, sisingit lang po ako ng tanong kasi may sinasabi si Doc Ruth na monitoring, may cluster, merong mga sample. Pero in layman's term, pwede niya po ba ito'y paliwanag? Katulad ko, hindi naman ako masyadong familiar po sa mga terms na ito. Yung monitoring, ma'am, bali ano lang siya, sabi mo, in layman's term, kumbaga yung regular lang na pag-check.
tama ba yung ano ko, pag-check sa mga subaybay, susubaybayan sa lugar, sa mga bawat lugar. Sa mga lugar, oo, regular 'yon nagagawin. And then na clustering, ibig lang sabihin, meron kaming naging standard dito na group of a population of 5,000, depende sa smallhold, population of 3,000 farmers within 3 to 5 barangays, ang tawag namin doon isang cluster. So ibig sabihin, grupo 'yon. Sa 3 hanggang 5 barangay, ang kabuuang dami ng baboy nila doon, 3 to 5,000. So isang cluster 'yon, kinukuhanan namin ng blood sample, bioassay para ma-check namin, masubaybayan namin kung negative pa sila sa ASF. Regular na ginagawa 'yon. Aside from yung may tinatawag din tayong negative monitoring report. So yun, sulat lang yun. I mean, visual, titingnan ng BBO natin, ng biosecurity officer. Random siya umiikot. Sabi niya, okay, wala akong nakitang ASF. So yun, in combination with monitoring and surveillance. Opo. Ma'am, ito bang mga biosecurity officer natin, eh, may mga training itong pinagdaanan? Meron silang training na pinagdaanan. Yun ang isang una rin na ginawa. Ito ay ginawa natin in cooperation with the Philippine College of Swine Practitioners at saka syempre yung Philippine Veterinary Medical Association. Kasama natin sila dyan. Kaya meron tayong nabuo, ang tawag natin doon, biosecurity checklist. Meron tayong level 1, level 2. Now, yung una nating checklist ay talaga namang napakahirap ano. Maski ang commercial farm, hindi nila kayang umabot. Sa umpisa, no? Umpisa, nahirapan din talaga. Hirap na hirap. So ang ginawa, syempre, nirevise natin, kita natin ano ba talaga yung nasa baba, ano yung pwede natin gawin na hindi naman mabubura ang small hold, pero meron silang certain level of biosecurity na hindi makukompromise yung commercial, hindi rin naman mamamatay yung small hold natin. So meron tayong nabuong ganon. Kaya dito sa Batangas, maski yung small hold namin, kung ano yan, meron si kayong makikita na tarpaulin sa kanila, nakalagay, beware. Parang may warning na itong lugar nyo, ASF. Biosecurity level 1. Biosecurity and border control na rin siguro yun. Kasendo, yun yung concern natin kanina. Yung kung paano ma-establish ang strict border control. Kasi may biosecurity measure, clustering, monitoring si Dr. Ruth. Eh, what if nga? Saka, tama ka, may malusutan tayo sa mga daan, di ba? Tao talaga, Doc. Yung po talaga, yung sinasabi ni Kasendong. Talagang tao, kailangan ng tao sa mga border control. And of course, pag may tao, kailangan ng budget. Yun talaga, oo. So, and then unfortunately po kasi dito, Kasendong, eh medyo yun nga, medyo mayaman siguro yung ating mga LGU. Kaya hanggang ngayon, meron pa tayong totally hindi pa natin tinatanggal yung nasa ano natin, border control. And lalong-lalo na po dito sa ano, sa Lipa. Kasi nandito yung isang AAA slaughterhouse natin. Sa tapat po yun, Kasendong, ng aming opisina. Privately owned na AAA. Eh, medyo malalaking farm ang nagpapakatay doon kasi. Kaya dito sa Lipa, medyo mahigpit yung border control ng ating city veterinary office. Kasendo? Kaya natatakot ako kung mag-collapse yung malalaki, no? Kasi yun ang maraming contribution from those big farm. Kaya sabi ko, dapat may pondo talagang nakalagay ka para at least hindi maputol, no? Kasi kagaya ng Tarlac, Bulacan, yung Angeles, nung nag-collapse na yung mga big farm, wala na. Nawala yung biosecurity, no? Dun sa mga checkpoint. Nabawasan kasi yung pag-monitor. So sana ma-include doon. At least hindi tayo Doc Ruth,
ayun po, nakikita ko rin po sa Facebook ninyo na nagdi-distribute kayo ng support fund para sa mga hog farmers para ipamili ng mga breeders at biik. Doon po ba sa support fund na yun, eh, may portion din po ang para sa border control measures? Depende kung saan yung border control natin, Doc. Pag interregional kasi yung sa Bureau of Animal Industry natin yan. Pero pag yung sa local na, ang nagmaman talaga nun would be our local government units. Now, dun sa mga proposal natin, Doc, ngayon, kasi syempre na-highlight ang livestock and the need for a higher budget, especially sa swine, meron tayong mga inilagay na mga budget doon in the form of incentive sa mga makakatulong natin sa pag-control ng ASF. So, iyon Doc, Kasendong, manggagaling din sa mga tao sa local government unit, yung mga BBOs natin, yung mga barangay biosecurity officers natin. And masasabi natin na ang nangyari sa Batangas, lahat ng mga taong minention ni Doc Ruth ay talagang 100% ang naging cooperation. Ano, Doc Ruth? I would say so, Doc. Despite sa kayabangan . Despite sa kayabangan ng mga Batanggenyo, nakita mo. Oh, pero pagdating sa trabaho. Yung bang talagang kasi siguro negosyo din nila talaga. Kasi dini naman sa Batangas, hindi katulad ng sa Tarlac, Pangasinan na talagang malalaki yung farm. Dito sa Batangas, talagang sabi mo, 200, 300 sao. Maraming maliliit, oo. Pero meron ding malalaki. Pero hindi katulad ng sa Central Luzon natin na talagang libo-libo yung nagpagmamayari ng isa o kaya korporasyon, libo-libo talaga. Dito sa Batangas, more on maliliit na mga farms. Pero marami. Yes po, kung magkaroon po ng magandang initiative sa mga ibang lalawigan, maaari din po ba naming takbuhan ang inyong opisina sa National Livestock Program para magawa ang naging kooperasyon sa Batangas? Oo naman, Doc. Sabi ko nga, kung di lang sa COVID, talagang yun nga, lagi akong nasa baba din. Na para... Nabakunahan na po ba kayo? Single dose. First dose. First dose, oo. Next week pa, oo, yung aking second dose. Yung Tarlac especially, Kasendong, yung pong area nyo, talagang yan ang gustong-gusto kong babain kasi medyo nababagalan ako. Pero ano na po, gagalaw na, Kasendong, mapapaano na po natin sila. Medyo yung kasing procurement process lang natin sa government, isa din yun sa nakaantala nung ating rollout ng Sentinel protocol dun sa area. We hope na yung mga area na mag-start din. Kung kasi mag-start tayo sa backyard, medyo takot din tayo, no? Baka yung biosecurity kasi yun ang pinaka-importante, yung paturo buti. Sabi ko yung biosecurity kung mag-start tayo sa backyard. Dapat yun siguro tutukan mabuti. Baka mamaya kung na doon tayo mag-start talaga sa backyard, baka yun pa mag-spread doon sa area. So, yun. Concern na ako doon. Yung mga malalaking piggery, commercial, semi-commercial, ang biosecurity, talagang hands-on yan kasi ang laki ng at stake . Whereas yung mga backyard na mga or smaller scale, yun medyo ano si Kasendo, yung paano natin matutulungan, Doc Ruth. Baka hindi sila masyadong hands-on sa biosecurity. Oo. Yun nga, kaya meron tayong biosecurity checklist. Requirement siya actually, Doc Cora, sa repopulation program natin. Na ano na yun. Kaya again, if I may lang, kasi sometimes it's the political will din sa LGU natin talaga. Like, yung mataas na kahoy at saka, alam ko, Balete, towns dito sa Batangas, meron na silang ordinance na pig keeping will not be allowed. Now also, dito sa Lipa itself, meron ding barangays dito na tinamaan na hindi na ina-allow yung pig keeping. In fact,
sabi ko nga, medyo confidential na information. Meron na kaming, yung ating city vet, meron na talaga silang kinondem na animals kasi hindi na allowed doon sa area. Nagpilit yung ano, yung ating small hold. So wala silang choice. Kasi nasa ordinance naman yon, kaya meron silang pinangahawakan. So the long and short of it po, while we encourage yung repopulation, Kasendong, pero tinitingnan din natin, nasabi nga natin, yung small hold natin, while hindi tayo namumulitika na sabi natin, kailangan hindi mawala, pero kung gusto nila talagang ano, mag-alaga, they have to follow certain guidelines pa din na para lahat, everybody happy, hindi apekta, yung bang area-wide disease management na tinatawag natin. Hindi magagalit si commercial, hindi rin naman mawawalan ng ano, ng hanap buhay itong ating small hold. Kaya sabi nga natin, restructuring modern, kasi it's sa akin it's also yung ASF is one way of ano bang tawag doon, yung restructuring the whole system. Oo. We have the opportunity kasi walang baboy nga, lalo na central zone. So we can help in ano ba yung, especially yung sa housing, yung mga facility. So yun actually yung ino-offer ng ating land bank at saka DBP at saka yung Agricultural Credit Policy Council. Kasi yun ang isang aim natin eh, baguhin yung housing para mas makasunod sa biosecurity protocol. Ma'am, may tanong po ako. Ang biosecurity protocol natin or guidelines natin for the backyard and commercial ay pareho. Tama po? Merong level na tinatawag, ma'am. Kaya biosecurity level 1 at saka level 2. Mas mahigpit yung biosecurity level 2 natin. Actually, ano siya eh. Pwede kang commercial pero biosecurity level 1 ka lang. Mm-hmm. Pwedeng ganon. Kasi, saan po nag-vary yung level 1 saka level 2? Yung sa ano, more on sa feeds, like kasi ang biosecurity level 2, kailangan talaga doon yung feeds mo, hindi na yung sako-sako. Meron pang, oo, kailangan wala nang sako na pumapasok sa loob ng farm. Mm-hmm. Naka-silo, yung ganun ka-high-tech, ganun ka extensive yung ano, yung facility. And kahit also mga, oo. So kaya if you see yung halimbawa yung CP, ano pa ba yung mga modern farms po natin Kasendong? Sila yung mga nakasaklo, Monterey perhaps. Oo. Sila yung siguro papasok PIC, although I don't know kung naka-silo na din ang PIC. So yun ang isang malaking kaibahan, yung handling ng feeds. And then syempre yung clean and and the dirty area, very very talagang ano siya, merong certain ano yan eh, doon sa checklist natin meron talagang distance na nakalagay doon. So medyo malaki, mahigpit ang level 2. Kaya sa level 1 pwedeng commercial ka pero level 1. So doon nagparang yung malalaki talaga mga pang big time na piggery ang lalagay natin sa level 2. Ma'am, mag-break down po tayo. Pero meron pa po kami mga katanungan sa inyo. So pagbabalik ko ang Agrio Kanya. Nagbabalik po ang Agrio Kanya. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan kasama po si Doktora Ruth. Doktora, ang tanong ko po sa inyo, kasi meron kayong mga nakakausap na rin po tungkol dito sa pagbabalik nga po o pag-repopulate po ng pagbababoy. Ang karaniwan po tanong ito eh, nagiging negative yung result po sa testing, may swab testing na ginagawa tayo para sa baboy. Pero pagdating po sa water, pag-test sa water, eh nagpa-positive pa rin po. Ano po yung nagiging dahilan para po maging positive ito? Saka paano naman po parang yung gastos dun sa swab testing eh, tapos biglang babagsak, di ba? Paano yun, ma'am? Oo. So una, pag positive ang water, ibig sabihin merong contamination kasi baka dun inilibing yung ano, di ba, nung nag-depopulate.
baka doon iniliping sa malapit sa area. Actually, yun ang laging problema ng commercial farms. Ako, I would imagine. Kasi baka doon lang nila sa area nila niliping. Eh. So talagang may chance na mag-test ka sa water, eh, positive pa din. Eh sa akin, medyo risky na you would repopulate. Kasi kung yun pa din ang iinumin ng ano, nung iyong mga baboy, o di pinainom mo lang sila nung ano. Although, ganito lang, sa akin, no, kaya nagsa-sentinel tayo, Ma'am Ami, eh. Ang mga bioassay, RT-PCR, ito nga, sinabi din ito ng PCSP, ang kahit yung particle kasi ng virus, madidetect niya. Pero not the live virus itself. So, yun ang isang catch natin doon. Now, paano natin sasabihin na nandyan pa talaga si ASF? Maglalagay ka ng baboy. So, yun. So, yun ang important challenge. Sentinel. Oo, yun yung... Pag-test sa actual. Yes, yun ang sentinel natin. Yun ang... Kaya meron tayong tinatawag na sentinel protocol. Kasi, bioassay will only tell you, alam mo, PCR, no, na nandyan pa din yung si particle ni virus, ni ASF. O, ano ngayon? Parang ganun eh. Mamamatay pa ba yung ano yung baboy ko dyan o whatever. Pero of course, depende sa ano ha, sa test. So, anong pinakamaganda mong gawin? Maglagay ka isang baboy. Ako nga kumisa ng biro ko sa commercial farm. Maglagay na lang po kayo ng isang baboy, patakbuhin nyo sa loob ng buong farm. Ilipat-lipat nyo, paruin. Sa lahat dry, ng section, no? Oh, lahat gestation, ng section. Tapos hintay tayo na ilang araw. Oo, oh, kung matitigok, tigok. Patigil muna, wag muna. At least isa lang. That's the important sentinel. Sabi nga, nothing can change yung sentinel kasi it was a protocol which we had proven na talagang pwede nating sabihin, okay na, wala na tayong problema. But bioassays, lab assays, serological tests will give you a hint whether it is there or not. Pero still, yung live animal. Ako naman, sa pahuling request kay Doc Ruth, una, pasasalamat po muli. And yun nga, Doc Ruth, konting wrap up po sana at encouragement sa mga magbababoy na nasiraan ng loob at kung paano pa sila magpapatuloy. Oo nga. Actually, nandito si Kasendong, sabi ko nga, whether he believes it or not, pero the National Livestock Program particularly, while marami pong loopholes yung ating programa, na sabi, may mga comment talaga yung ating nasa private sector, lalo na yung repopulation program natin, pero we are bent on pushing and helping ang ating pong industriya para makabangon. Now, sa paano po ito? Sa pamamagitan, una, ng yung pagbibigay ng tulong sa credit facility, sa pwedeng makautang. And then second, yung again, kaunting tulong din in terms of insurance, kasama po yung ating commercial sector. Kasi po yung medyo maliliit, kung meron pang matitira, automatic po yan na meron silang insurance. Pero particularly, the focus is really on the commercial farms. And then third, yun lang pong kasiguraduhan din na kapag po sinabi natin na pwede nang mag-repopulate, we can assure you na safe yung lugar on the premise na nakagawa tayo ng Sentinel Protocol, and also on the premise na meron po tayong ini-implement na Bantay ASF sa barangay. As a whole, sabi ko nga, ako po rin ka Sendong, ka Doc, I've been in the industry for so many years. Pagka-graduate ko, talagang nasa industriya na din ako ng pagbababoy. And then, dito nga, sa ITCPH. So, alam po natin, nararamdaman po natin kung paano ang naging epekto talaga ng ASF sa ating mga magbababoy. And konting ano na lang po, konting pasensya, and of course we are looking forward sa sama-sama nating efforts, pagtutulungan, kasi alam ko makakabangon tayo.
Di po ba, Kasendong? Well said, oh. Yes. Makakabangon naman tayo. Tulong-tulong lang. Yung ano pa lang, ano naman namin eh, yung minsan naririnig niya parang against, no? Pero hindi naman kami against dun sa DA mismo. Yung mga policy lang na gawa na sa taas na hindi pro-local, yun ang ano namin. Kami very supportive dun sa ginagawa ng ano mga, lalo na yung mga bet, no? Kaya nga ano eh, yung kay Dr. Cora na veterinary na gawin na deputize, yun ang anong gagawin, no? So to support the kala industry, Dr. Ruth, na we are happy na nandiyan kayo at matulungan, no, yung local industry natin. Yes, Doc Ruth. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Ami. Opo. Thank you, Doc Ruth. Masunod po ulit, Doc Ruth, mga updates tungkol po sa ating pag-alaban dyan po sa ASF. Makasama po namin kayo. Another episode po. Sige. Basta kailangan andyan din si Kasendong. Huwag niya lang akong tatanungin ng ano, pang PhD. Kailangan pang undergrad lang. Technical. At yung kanyang departamento, kaya niyang sagutin yan. Huwag niya pang PhD, Kasendong ha, ang itatanong mo sa akin. Okay. Yan nga po, nagkakasiyahan po kami dito. Doc Ruth, maraming salamat po. Doc Cora and Kasendong, maraming salamat din po. Hanggang sa susunod, ito po ang Agree Ako Dyan.